Mga kapatid, ito na nga po ang inyong mga kasagutan. Mas gusto mo bang maunang mag-sorry o magpatawad o kao na lang, suyo ka muna dyan? Ito na nga po ang inyong mga mabibilis na mga kasagutan, ha? Nasa na nga ba yung mga kasagutan natin? O, ito, to. Sandali, unahin natin ang mga nasa huli. Ayan din, sabi ni Abigail Enriquez, napatawad ko na kahit nga hindi pa nagso-sorry para sa peace of mind ko. Oy, ang bait ah. Ayan, sabi naman ni Tita Jean Sheila, naku, hindi sa akin uso yung sorry-sorry because most people think that sorry is a license to commit the same mistake over and over. Kasi isang sorry lang okay na. Magpapatawad na lang ako in time pagka nakita ko na sincere siya na nagsisisi siya sa pagkakamali niya and that he or she is trying to avoid doing the same mistake. Hugot na hugot. Diba? So, nag-sorry na ba ulit, Tita Jean? Ayan, sabi ni Teresita Perfinian, para sa akin po, mahirap kasi mag-sorry o magpatawad kung ano eh, kung hindi pa magaan yung loob mo, lalo na kapag sobrang sakit yung ginawa sa'yo. Siguro in time, o kapag humupa na rin yung galit ko. Ayan, maski ako na ang maunang bumati pa sa kanya. Marites Vergara, sabi niya, hello, Kuya Poy. Aba, para matagal ko nandi na basa ang message ni Marites Vergara, ha? Para sa akin, wala namang mawawala kung magpapatawad ka agad. Nangyari na po sa akin yan. Oo, sa mga anak ko at maging sa asawa ko. Kasi makakatulong po sa akin yun eh. Once na magpatawad ka na, wala ka nang iisipin pa, wala na rin yung bigat sa dibdib mo, nasa sa kanila na yun kung sasayangin nila yung pagkakataon na ibinibigay ko. Thank you. Ganoon. Sabi naman ni Christy Malyari, pagkasalanan ko, nagso-sorry ako. Simple. Ayan, sabi naman ni Marine Ercua, kasi kasal talaga ako sa una. Ang kaso, nagloko siya at sumama sa kaibigan ko. Aba, halos isumpa ko siya. Sobra yung galit ko, pati mga anak ko na apektuhan na. Pero sa tagal ng panahon nga, napatawad ko na rin siya para na rin sa akin. Para magkaroon ako ng katahimikan at para na din sa kanya. Para sa ikatatahimik niya sa kabilang buhay kahit hindi siya nakahingi ng sorry sa mga ginawa niya sa amin ng mga anak namin. Oy, Marie, i-message mo yan. I-PM mo yan. Dito sa amin, ano? Sa heart to heart, yung kwentong yan. Okay? Ayan, at syempre, ito bang kasagutan ng iba? Sabi ni Jolian Kuyakot, ang sagot ko, Kuya Poy, nagpapatawad na lang, ako na lang. Yun na lang pala. Nagpapatawad po, hindi nagpapatuwad. Hindi, joke. Yan, inuuna ko na lang ang pagpapatawad. Yun ang sabi ni Jolian. Thank you. Ayan. Nge. Alam niyo, ako talaga, ugali ko ha. Ma-share ko lang sa inyo. Hindi ko naman sinasabi na gayahin ninyo. Pero ako na lang minsan talaga yung nauunang humingi ng tawad para tapos na yung usapan. Para kumbaga sa parang sasabog na bomba. Sumabog man, hindi na ganun kalakas. Tsaka totoo yung sinasabi nung kanina. Basta ako, gumaan na yung loob ko. Pinatawad na kita. Kung hindi mo pa rin ako mapatawad, problema mo na yun. Bahala ka na dyan. Nga lang, meron ho talagang iba. Kailangan lang namang suyuin. Hindi lang nila may express ang kanilang mga sarili. Kaya unawain na lamang din natin. Kaya mas maganda ay mas matindi at mas malalim pa ang pagkakakilala mo sa iyong partner para wala tayong problema. Meron ho kasi talaga mga ganyan sa mga partner natin na akala mo ayaw mag-sorry pero apologetic naman sila, hindi lang ganun ka-expressive. Ngayon, kailangan mo lang talagang lawakan ang pangunawa mo. Sige na, pagka nag-sorry ka, nilambing mo ng konti, bibigay din yan. May regalo ka pa dyan. Maniwala ka. Ganun lang yan.